Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa lahat ng mga estudyante na patuloy na nag-aaral sa panahon ng pandemic. Ngayon naman ay dumako tayo sa chapter 2 ng ating pag-aaral sa pagsasayaw, all about dancing. So tayo po ay natapos na sa kasaysayan ng pagsasayaw. Ngayon naman po ay pumunta na tayo sa tinatawag nating mga elemento ng pagsasayaw. Pero bago yan, ako ay napapalad ngayong araw dahil ako ay nagimbita talaga na kung saan bihasa sa larangan ng pagtuturo ng sayaw. Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo sa panimulang ito, ay papanood ko muna ang kanyang natatanging presentasyon nung siya ay nasa auditorium sa Valenzuela City. Panoorin muna natin ang kanyang natatanging presentasyon. Sa lahat po ng mag-aaral, maapalad ko pong ipinapakilala sa inyo ang aking butihing kaibigan at syempre sa araw na ito ay siyang magbibigay ng kaalaman tungkol sa elemento ng pagsasayaw. Hayaan niyo muna kong ipakilala ang sa paraang siya po ay siya ay guro mula sa Apolonia Eprapel Elementary School. MAPI coordinator, nagtapos ng Bachelor of Science Mathematics for Teachers sa Philippine Normal University,
At syempre, nakapagtapos din ng kanyang master's degree sa May Kawayan College sa kursong Master of Education, Major in Mathematics. He is a coach in softball and baseball. At syempre, ang king talento ang kanyang pagsasayaw. He is a dance enthusiast and also a member of Valenzuela Public School Teachers Dance Troupe. Siya ay nagtuturo ng folk dance or kahit anong klase ng sayaw sa elementarya at syempre sa kanyang mga estudyante. Mga mag-aaral, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo si Ginoong Roel P. Labay. Bigyan po natin siya ng virtual clap. Magandang umaga, magandang hapon, Sir Roel. Magandang hapon din sa iyo, Sir Leslie. Salamat sa pag-invite sa akin na makapag-discuss dito ng sayo. Mas maraming kabataan ngayong mahilig sa sayaw, lalo ngayon na mayroon tayong pandemya. Ayan. Okay, sige. So, nagpapasalamat ako kay Sir Leslie kasi binigyan niya ako ng pagkakataon nga na makapag maibahagi ang aking kaalaman pagdating sa larangan ng pagsasayaw. So, siyempre, katulad ni Ina, so ang aking i-discuss ngayon is all about elements of dance. Ayan. So, let's start na. So, sa physical education nyo, and health volume 2. So, i-discuss natin. So, introduction to dance. So, we have your chapter 2, the elements of dance. Ayan. So, anong objective na malalaman nyo after nyo mapakinggan ang aking mga ituturo? So, syempre, ang learning objective natin is to know the different elements of dance. So, we have here 5 S of dance. So, ano-ano nga ba yung 5 elements? So, sabihin natin ngayon, the first one is the body. Second one is the energy. Third one is the space. Fourth is time. And last is relationship. So, parang mas gumawa tayo ng acronym para mas madali niyo siyang makabado. So, ang 5 elements of dance is yung best R. B-E-S-T and then R. We have body, energy, space, time, and relationship. Now, isa-isayin natin kung ano-ano nga ba ang mga elements of dance na yan. Unahin, of course, natin yung body. Of course, body is very important in dancing. Tama? Pag wala tayong malamang, wala tayong nagagamit para tayo ay makasayaw. Now, there are 3 sub-elements ng body. So, ano-ano yon? The first sub-element ay yung body part. Ano ba yung body part? Is the particular use of body in a dance. Ibig sabihin, it mostly natin ginagamit kapag tayo ay nagsasayaw. So, not all the dances. Alam naman natin na mostly ginagamit natin sa pagsasayaw ay buong katawan. Pero not all the dances is lagi yung ginagamit. Minsan may mga na-highlights na body parts kung saan yun ang mostly ginagamit. Okay? Sir Lyle, so lagi naman mostly ginagamit natin ang ating mga legs, di ba? Sa pagsasayaw. Pero halimbawa, may mga particular dances like tinikling. Tama? Ang alam niyo naman, ang tinikling, ang ginagamit mostly is ay paa. Very good. So, hindi naman malabo naman kamay ang ginagamit sa pag-ano sa kawayan, di ba? So, mostly ginagamit ay paa. Another example, yung belly dancing. Di ba? So, mostly ano yung part na gumagalaw doon? Very good yung belly. Pinapakita ng mga kung gano'n siya sexy. Tama? Maalon-alon na kanilang tiyan. So, ganun yung body part. The second sub-element is yung body base. Okay? Yung una kanina yung body part, ngayon naman yung body base. Ano naman yung body base? Part of a body that used as well dancing. Ito yung kung ano yung base mo sa pagsayaw. Obviously, ang base natin, pag nagsasayaw tayo, ay ating mga paa. Kasi yun yung pinaka-ten, pero not all the time. Diba? May halimbawa, nag-kneel ka.
Okay, di ba? So, ano mostly ginagamit mo doon? Ano yung base mo ngayon doon? Very good. Ang ginagamit natin doon yung ating mga tuhod. Okay? Yung headstand. Tama? Headstand. Or headspin. Ano mostly ginagamit? Ano yung body base natin doon? Yung ating mga ulo. Very good. May isa pa ay yung handstand. So, ano ang body base doon ay ang ating mga kamay. Yun yung ibig sabihin ng body base. The third sub-element of body is yung body shape. So, from the word body shape, yung hugis ng iyong katawan, shape form of your body. Now, body shape refers to how the entire body is molded in space or the configuration of body parts. It is also angular or a combination of two. Katulad ko, rounded ako. Diba? Angular or combination of two. And then other body shapes can be from wide to narrow, okay, payat or medyo mataba, and from high to low, mataas at maliit. So yun yung body shape, okay? Now, body shapes can also either be symmetrical or asymmetrical. Take note of this, grade 12 students, no? Pag sinabi natin symmetrical, ibig sabihin pareho yung nasa kanan mo at sa kaliwa mo. So look at this picture. Yung sa dito, sa pinaka dulong-dulo, okay? Sa pinaka dulong-dulo, ano mapapansin nyo na magiging equal yung left and right nyo. Tama? Kasi ang tawag dyan, symmetrical. Yung kabila ng asymmetrical, itong katabi ko, asymmetrical naman niya. Kasi pag iba-iba, pag hinatin nyo sila sa gitna, iba yung ginagawa ng at sa kaliwa. So, inawin natin, symmetrical at asymmetrical. We have, halimbawa, dalawa kong kamay. So, yan. So, hand movements lang tayo. So, yan. So, pag maganan-ganan ako, this is an example of symmetrical. Symmetrical. Kasi, kung ano yung ginagawa ng kanan, kung ginagawa din ng kaliwa ko. Okay? So, pag asymmetrical naman, magkaiba. Halimbawa, ito, gumaganan to. Kasi ito naman, gumaganyan. O kaya, ganyan. Yan. Paiba. O kaya, paiba. Magkaiba yung ginagawa ng kanan at pantay, do tinatawag yun na asymmetrical. So again, ang unang elements ng dance ay ang body na may tatlong sub-elements na body part, base, and body shape. Now, pumunta naman tayo pangalawang elements ng dance. Ito, energy. Okay. Without energy, hindi tayo daw. Tama? So, kailangan natin ng energy. Kaya isa yan sa elements na dance. Now, there are six elements ng energy. The first one is sustained energy. So, paano yun? Pag sinabi natin sustained, ito yung movements are done smoothly. Okay? Continuously, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, and with flow and control. It does not beginning and ending. So, magbigay tayo ng example ng galaw. So, halimbawa dito, papunta ako doon. Okay, sige. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 4. So, mapapansin nyo na continuous na yung galaw ko. Tama? Isa lang na movement, iisa lang. So, that is an example of sustained movements or sustained energy. Tama? Sustained energy. Now, mas magbigay pa tayo ng example. Okay? So, mas bigay tayo ng mas, yung mas sikat. Parang iba, ano natin. Siyempre, alam naman natin na ngayon na ang dami nagti-TikTok. So, sa TikTok, meron din mga sustained movements doon. Okay? Sige, tingnan natin. Yan. So, makikita nyo ang aking asing anak. So, ang napakagandang asawa, si Ma'am Angel, ang aking anak na si Ken. So, dito makikita nyo ang kanilang sustained movement. So, panoorin natin. That is an example of sustained movements. Okay, yung it really hurts kasi
iisa lang siya ng galaw. Okay? Continuous yung flow ng movements niya. Okay? So, yan. I-ano na natin, credits din natin yung aming alagang aso. Yan, isa Beagle. Hansel ang pangalan niya. Yan, dalawa. Yan. So, yan ang isa sa aming mga TikTok. Okay? Kasi kami ay, since pandemya, nahilig tayo sa TikTok. So, doon marami tayong mapapakita ng mga movements. Again, the first sub-element of energy is sustained energy. Okay, let's move on to the next sub-energy. Percussive. Okay, ano naman yung percussive? Movements are explosive or sharp. Okay, in contrast siya ng sustained movements. Ibig sabihin, kabaliktaran na naman siya ni sustained movements. Dito sa first, explosive yung mga galaw. Okay, mas, pag sinabing sharp, talagang fixed. For example natin, we have 1, 2, 3, and 4. Okay, in short, hip-hop dance, di ba? Kasi yung mga hip-hop dance ay nasa percussive energy siya. Kasi kailangan, di ba? They are accented with thrust of energy. Okay, nakita nyo yun? Accented, ibig sabihin, talagang explosive yung mga energy niya. They have a clear beginning and ending. Okay? Ngayon naman, yung percussive, mas may energy siya. Okay? Kaya nga sabi niya, movements are explosive or sharp in contrast. Siyempre, example na naman natin yung TikTok mga videos namin. Okay? So, dito unang papakita, yung medyo sikat siya ngayon, yung aso-aso dance. Ayan, yung aking asawa is also a dancer din. Okay? Mahilig din siya mag-dance. So, panoorin natin ang version namin ng aso-aso. So that is an example of percussive movements. Okay, so gusto niyo pa ba makakita? Okay, so may example ulit tayo, hip hop, since hip hop dance yan, ang dami. Okay, let's have example. Oh, another na naman, magkasama na naman kami mag-asawa. So, para mas makita niya. Sa iyong tipa lang ako ay natunaw na, mga bitin mo sa akin nakabighani na, di ko mapit. She makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Ayan, so another example of percussive. Sa pag sinabing percussive, explosive movements, mga hip-hop dances lang yun. Okay, let's move on sa pangatlo. Okay, ito yung vibratory. Dito naman, movements consist of trembling or shaking. Okay, faster version sa ng percussive movements. That produces a jittery effect. Okay, parang mostly ang pinakasikat na may bibigay ko sa inyo is yung gimme-gimme. So, yung gimme-gimme. Gimme-gimme-gimme. O kaya yung twerk, di ba? Yung twerk, twerk, twerk. Oh, twerk it like Miley. So, another yon. So, I have here video naman para maipakita. Huwag yung magala, ako pa rin to. Okay? Pero dito, kasama ko na si Sir Leslie nyo. Okay? Excited na ba kayo makita? Okay, kung ito i-play na po natin.
Okay, example lang po yan. Kinat ko lang talaga siya. Kasi ang susunod na part niyan, si Sir Leslie niyo na yung sasayaw. Pero dahil dyan, bibitinin ko muna kayo. Gusto ko kay Sir Leslie niyo na itanong yung susunod niya dyan. Okay? So, dyan, dahil dyan yung vibratory. Diba nakita niyo yung mga step ko? Diretso lang siya. Vibratory. Yan. Para may jittery effect. That is a vibratory movement. The fourth one is the sweep. Movements trace a curve, line, or an arc in space. The movements are relaxed and giving into gravity on the downward part of the motion, followed by an upward application of energy from the word itself, swinging. Okay, so pag-swing lang ng mga kamay at paa. Okay, example na, kahit anong swing mo, yan, kahit nga yung baby shark is another swinging. Diba? So dahil dyan, may example ako, TikTok na naman na mag-in ako. Okay, so may papakita nila yung mostly yung mga swinging movements. Okay? Yan sila. Ayan. So, nakita niya yung swinging movements ng anak ko. Okay, gusto niyo pa ba isa pa? Isa ano pa natin? Play 10. Ayan. Ayan. So, nakita niyo si Ma'am Angel. So, yung paa niya tsaka ano is meron siyang may swinging movements din. Okay? Next is pang ilan na? Pang lima. Okay, the fifth one na sub-elements ng energy is the suspended. Ano yung suspended? Movements are perched in space or hanging on air. Holding a raised leg in any direction is an example of a suspended movement. Parang lumilipad. Okay, nasa air eh. Magkaiba siya sa swinging kasi kahit nakababa yung paa mo, basta nag-swing yung mga katawan at paa mo dahil sa swinging. But sa suspended, in space or hanging on air. Okay? Mostly, ang mabibigay ko dyan ay example, yung mga nagbabalay. Basta tinataas min yung paa nila habang maano, tapos pupunta sa iba't ibang direction ng paa. Mamaya, magpapakita ko ng video nun. Okay? So, the sixth one, pumunta tayo sa pang last na sub-elements ng energy is yung collapsing. Okay? Movements are released in tension and gradually or abruptly giving into gravity. Ibig sabihin, dahang-dahan bumabagsak. Okay? And the movements or dance movements na pabagsak is an example of collapsing. Okay? As giving into gravity, letting the body descend to the floor. A slow collapse can be described as a melting or oozing action in a downward direction. Ibig sabihin, pababa siya. Ito na yung may mga flooring. Okay? Mula taas, bababa ka. Mostly contemporary dances and mga doxology. Now, I have here a video. Kinuha ko sa piyansa ni Sir Leslie nyo. Ma'am Ann Ramos, Ruby Ann Ramos, is also a great dancer. Ngayon, mapakikita nyo yung sayaw niya. Okay? Ngayon, makikita nyo doon maraming different part. May swinging doon, may suspended, at may collapsing. Suspended, tumataas yung mga paa nila. Okay, panoorin nyo. Hanapin nyo yung swinging, suspended, and collapsing dito. Go.
Ayan, so makikita nyo sa video ang mga combination na yan ng swinging, meron din suspended, at meron din silang collapse. Ano magaling yan si Ma'am Ann? Mas magaling si Sir Leslie Mingan. Ayan. So, pinakita na natin. Again, the second one is yung energy. Okay? The first elements of that is yung body. Pangalawa naman is yung energy. Okay? So, bumako naman tayo sa pangatlong elements ng dance, which is yung space. Okay? Yung spasyo kung saan ka sumasayaw. Okay? Yun lang yan. So, syempre, mahalaga rin yan. So, isa rin yan sa elements ng dance. Okay? The first one, there are four sub-elements of space. The first one is the direction. Okay? Dance movements can travel in any direction. The performers can go forward. Okay, so pwede pumorward, side, backward, diagonal, circular, and so on. So any direction siya pumunta. Okay, yun yung direction. They may also face any direction while executing a single movement or several phrases. Napakasimple, direction, kung saan lang pupunta yung dancer. Next one is the size. Movements can be varied by doing larger or smaller actions. Ngayon yung size, yung how big yung action nyo. Okay? So, nakadepende rin kasi yung dance movements kung maliit sa size. Meron tayong small movement lang. So, example, ganito lang, small movement. Okay? Small movement and a big movement. Okay? Small movement and a big movement. That is the size of the movements. Okay? That is the size. The third one is the level. Movements can be done in a high, medium, or low level. Kung kanina, yung size, yung laki. Tama? Yung laki ng movements ngayon, ngayon naman yung level. So, pwedeng mababa. So, kanina, di ba, ganun, pwedeng mababa. Okay? We have medium and middle level, rather. Middle level and high level. Again, we have low level, middle level, and the high level. So, yun yung level kung gaano kataas o kababa ang iyong mga movements. And then the last sub-element of space is yung focus. Performers may change their focus by looking at different directions. Ibig sabihin, kung saan nakatingin si dancer. Okay, kung dito ako nakatingin, dito. Dito ako nakatingin. Yun yung focus ko. Sa harapan, sa audience, sa focus audience, okay? So, mas maganda kasi sa isa, kapag grupo kayo sumasayaw or kapag solo cam, may isang laki yung tinitignan. Okay? Tignan nyo itong dalawang picture. Ayan, di ba? So, yung pinaka-unang-una doon sa dulo, okay, saan sila nakatingin? Nasa isa lang yung focus nila, tama? Okay? So, isa lang yung focus nila, nakatingin sila lahat doon. Okay? Isang direction lang. While yung katabi ko naman dito, tignan nyo, iba't iba sila ng focus yung tinitignan nila. Isa, dito, sa kaliwa, isa sa kanan, at isa naman sa harap. So, yun yung focus. Okay? Yun yung pinasabi natin na focus. Okay. The fourth sub-element, okay, is yung time. So, nakailan na tayo? Tatlo na. Ano-ano yun? We have body, energy, space. And the fourth one is yung time. Okay, hindi yan yung oras. Okay, time is yung, we have the timing. Okay, kabilang dyan yung tempo and duration. Pag sinabi natin tempo, the movements and timing may be executed in varying tempo. Yung speed, kung mabagal ba o mabilis. So, syempre, pag mga slow dance, so we have here mga waltz and other dances, mga love songs, yan. So, yun yung mga pwede mong sayawan ng mabagal. Okay, so ang mga hip hop naman mostly is mabilis yung tempo. Okay, performers move with the tempo of an underlying sound known as beat or pulse. The timing can be varied by moving faster or slower than the normal
repeat. And when a sequence of a movement or group or phrases is done in varying tempos, they generate a rhythmic pattern. So in short, ang time lang yung tempo lang kung how fast or slow your action, and also yung duration kung gaano katagal ka nagpe-perform ng dance. Ganun lang kasimple ang time. Okay, nakailan na tayo? We have 4 na. We have BEST or best R, body, energy, space, and time. And then the last one na elements ng dance is yung relationship. Okay? Relationship. So there are mga factors kasi na pwedeng maka-apekto sa pagsasayaw mo para mas mapaganda pa yung pagsasayaw mo. Ano-ano nga ba? Ano ba yung relationship? How you deal with the factors that affecting your dance. Okay? So kasi may mga pwedeng maka-apekto sa mga ano mo eh, sa pagsasayaw mo kahit magaling ka ng dancer. Okay, the first one, syempre yung audience. Okay, yung audience isa sa nakaka-apekto talaga yan. Minsan magaling ka nga lang sa ano eh, pero pag may audience na, may mga dancer na kinakabahan. Okay? Minsan na pag may audience, mas lalo silang parang nawawala sila. Okay? Pero may mga ilan naman talaga, at mostly lahat ng dancer, mas gusto nila alive na alive yung audience nila. Yung tipong pag nakita nila yung audience nila talagang alive na alive, ay talaga yung energy mo. Magtutuda highest level na. Kung akala mo ng highest level na, may highest level pa yung iyong performance. So, isa nakaka-apekto din talaga. At din dapat kapag performer ka talaga, talagang dapat is hindi ka matatakot sa audience kasi gusto mong i-express yung sarili mo eh. Diba? So, dapat may relationship sa kanila. Kasi ang dancing hindi lang pagsasayaw ng katawan. Kumbaga, dapat iparating mo kung ano yung message ng katawan mo, yung message ng dance mo. Okay? Through communicating sa audience. Dapat maintindihan ka ng audience. Okay? Hindi lang yung basta sumasayaw ka dyan. Okay? Dapat talaga may eye contact ka sa audience. Talagang malaking ka-apekto. Nakaka-apekto talaga ang audience sa pagsasayaw mo. Kaya isa yan sa sub-element ng relationship. The second one is yung props. Another yan. Ituring mo yung props mo bilang isa. As a part of a dance. Okay? Like sa tinikling. Ako sa tinikling, kawayan ang ginagamit, di ba? So kailangan, hindi lang siya basang props. Isipin mo siya as katawan mo na rin. Di ba? Para iisa lang kayo ng galaw. Okay? Kaya ganun yung ibig sabihin. Halimbawa, sa pole dancing. Okay? Another one, sa pole. Siyempre, gumagamit yun ng pole sa pole dancing. Parang iisa lang sila. Kumbaga, yun yung partner niya sa pagdadance. So, isa na rin yan, relationship. And the last one is yung co-dancer. Okay, ha? Hindi po relationship. Mag-jowain mo yung co-dancer mo, ha? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng co-dancer, relationship co-dancer, kapag group kayo, kailangan yung relationship mo sa co-dancer mo, halimbawa sa spacing nyo, dapat aware ka na may co-dancer ka. Nakukuha nyo ba? Dapat as a group, iisa lang kayo ng sayaw. Okay? As a group, iisang movements lang. As a group, dapat iisang energy level lang kayo. Walang pasikat. Okay? Walang pabida. Dapat iisa lang kayo ng energy. Kaya kailangan maano nyo yung relationship nyo sa mga kagrupo nyo sa dance. Okay, isa yan din sa pinakamahalaga. Okay? So again, ano-ano ulit ang limang elements ng dance? We have the best or ano ulit siya? We have the body, energy, space, time, and relationship. I hope grade 12 students, marami kayong natutunan sa mga na i-discuss ko. Okay? Again, I'm Sir Labay. So, salamat ng marami sa time niyo ng pakikinig. Sir Leslie, thank you so much. Ayan, that's ayan right, na. Sir Roel. Ayan. Okay, alam ko so, nakatulog ka na eh, sir eh. Hindi naman po. Actually, sir, dito, habang nagsasalita ka, may mga ninonotes ako mga points na kung saan may mga naguguluhan siguro sa ating mga estudyante. Yan kailangan siyempre, with your answer, siyempre maliliwanagan po sila. No? Sir, may tanong lang po ako no, bago tayo matapos, sir. Kasi siyempre, sa after ng talk, hindi natin maiwasan may mga katanungan, sir. No? Okay, sir. Sir, ang pagsasayaw ba ay pwedeng inborn? Or yung parang naniniwala ka ba doon na pagka yung
pinanganak ka na daw magaling sumayaw? Na ano ba 'yun? Okay ba 'yun, sir? Yung ganung quotes? Sige. Para sa akin, opinion ko lang naman 'to, ha. Opinion ko as opinion ko kasi nung bata ako, hindi naman din talaga ako nahilig sumayaw. Pero para sa akin, lahat tayo is anak na marunong na talagang sumayaw. Okay? So, kahit yung minsan sa baby pa lang, di ba? Pasayawin mo, lagyan mo na lang beat yan. Magsasayaw-sayaw sila. So, marunong sumayaw ang bawat isa. So, walang hindi marunong sumayaw. Para sa akin, ha? Pero, may masasabi na natin na kaya sila hindi minsan marunong sumayaw kasi minsan ayaw nilang tanggapin. Bawa, mama-mindset sila na, ay, hindi ako marunong sumayaw, eh. Ay, naiiya ako, eh. Diba? Pag ganyan kasi, so, kaya lagi silang naiiya. Pag yan ang nag-mindset sa kanila, ay talagang aayawan sila ng, ano, ng sayaw. Pero kapag deny lang nila talagang sumayaw lang ng sumayaw, nako, kahit kaliwa pa paa mo, masasabay ka rin sa beat. Para sa akin, yun ang pinaka-ano natin. Yung question na yun. Okay. Yes, sir? Ano pa ba? So, ano yun, sir? Ano? Magandang sagot yan, sir, para sa mga estudyante na natin na nanonood ngayon. Kasi starting from now, siguro gagamitin nila yung time ng pandemic na kung saan nasa bahay lang. Yes. Pwede silang tawag natin dito. Dahil hindi naman pala inborn or pinanganak na pwede na magaling na tayo sumayaw, pwede nating ma-improve siguro, sir, no? At this moment, yes, na pandemic. Yes, naman. Oo. Pero sir, sila mag-TikTok, di ba? Opo. Yes. Mabalik ako dun sa ano, no? Dun sa TikTok na mga ginawa ninyo. Napakaganda at napakausay yung... especially, hulaan ko yung magiging anak. Yung anak nyo pala, sir, ay talagang magaling ng sumayaw ngayon pa lang. Kasi, oo, di ba? Nakita mo na. Nanay ay mother ay dancer. Siyempre, ikaw ay dancer din. Okay? Siyempre, ang baby singer yan, no? Singer talaga. Okay. Dance na. No, actually, nakaka-boost din ng self-confidence yung mga ganong application. Kasi, para sa akin, ha, kasi minsan, takot tayo sa stage, eh. Tama? Takot tayo sa mga tao. Pero sa ayoko naman i-endorse yung ano yung platform na yon kung saan ano kasi pero doon kasi at least na-express mo yung sarili mo, di ba? Nag-enjoy ka kasi para sa akin talaga ang pagsasayaw ay pag-express mo sa sarili mo. Kahit wala ka sa beat, kahit pangit pa yung sayaw mo, basta na-express mo yung sarili mo at masaya ka sa ginagawa mo, that is what we call dance yon. Dance. Sayaw. Okay, yun yung para sa akin. Opo. Ito sir, last na to sir. So, na-discuss natin yung best R, which are the elements of dance, no? So, is it necessary na kailangan makumpleto natin yung mga elemento na yun to become a good dancer? Parang ganun yung setup? Hindi naman. Kumbaga, dinidiscuss lang natin itong mga elements of dance para aware din sila na ito yung mga kailangan sa pagsasayaw. We have body. Obvious naman. Kailangan may energy. Siyempre, yung spacing. Kapag nag-ano ka, yung tempo, saka yung sa relationship. Okay? So, mostly, para maging aware din yung mga students. And siyempre, para mahikayat din sila na sumayaw. At wag matakot, sumayaw. Yan. That's right. So, sa lahat okay? ng mga estudyante na natin, sumayaw. No? Parang exercise na rin. Exercise na rin kasi yan. Kailangan natin mag-exercise. Lalo ngayon, pandemya, bawang mabas. Wala tayong mga activities ng sa gym, basketball, volleyball. Well, talaga ang magagawa lang natin sa bahay ay sumayaw ng sumayan, di ba? Yung mga kaya na mag-zumba. That's right, sir. No? So, tama ka dyan, sir. So, sa lahat ng mga estudyante natin, we encourage you, I, together with Sir Roel, na ngayon pa lang sa lahat ng mga nahirapan pong sumayaw, hindi natin magagawa or hindi tayo magiging magaling sumayaw kung hindi natin susubukan at hindi natin uumpisahan ngayon. Okay, provided na kahit na PE natin, di ba? So, that means we are capable enough para matuto tayo kahit at this stage na tayo ay nasa 15 years old or 15 to 20 years old, no? So, talagang it is never too late para matutunan ng pagsisayaw. And sir,
Thank you so much, sir Roel, no? Salamat okay. sa time na ibinigay mo sa amin, especially sa pag-discuss ng tinatawag natin ditong mga elements of dance. But I do hope sa mga next na invitation ko ay patuloy mo sanang tatanggapin yan for the sake of our students na kung saan gustong-gusto nilang matutunan ang tungkol sa mundo ng pagsasayaw. Tama correct, po ba, Sir Leslie. Mm-hmm. Tama po ba, sir? Yan. Okay, thank you, Sir Leslie. Thank you, sir. No? Okay, thank you, Sir Leslie. Salamat po. And pag may mga tanong yung mga estudyante natin, don't forget to comment or kung ano yung mga dapat in-note ninyo para every time na makita nyo si Sir Roel or ako, pwede nyo yung tanungin tungkol sa pagsasayaw. No? But at this moment, tayo po ay tapos na and we'll see you again on the next chapter, which is appreciation of dance. That is chapter 3. No? So, how to appreciate dance. No? So, kung nalaman na natin yung elements of dance, next meeting naman, malalaman naman natin yung mga paraan kung paano ba natin ma-appreciate ang pagsasayaw. Well, thank you, sir. We'll see you around sa mga susunod pa nating mga talks and webinars and discussions. Salamat, Sir Roel.